Magandang umaga mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 4 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Karina sa layong 490 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Isa pa rin itong tropical storm at bahagyang lumakas at may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 90 kilometers per hour. Patuloy ang paggalaw ni Karina west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. At sa ngayon, makikita natin dito sa ating satellite images, itong mga kaulapan na nakakaapekto sa ating bansa ay ang pag-iral ng southwest monsoon, yung hanging habagat na hinahatak ni Bagyong Karina. Kaya ngayong araw, makakaranas tayo ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat sa western sections ng Luzon at Visayas, particular na dito sa area ng Antique, Northern Palawan, Occidental Mindoro, Zambales, Bataan, at sa lalawigan ng Pangasinan at sa La Union. Mas maliwala sa manang panahon na ating inaasahan sa nalalabing bahagi ng ating bansa, kabila na dyan ang Metro Manila, gayon pa man maghanda pa rin tayo sa mga tsansa ng biglaan at panandali ang buhos na ulan na dulot ng localized thunderstorms. Dito rin sa ating satellite images, itong tropical depression na dating si Butchoy ay nandito na rin. Patuloy na nasa labas pa ng ating PAR at wala nang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At ito naman yung magiging track and intensity forecast ni Bagyong Karina. Inaasahan natin ang patuloy na generally northwestward na paggalaw ng bagyo. And 24 hours from now, so sa madaling araw ng Lunes, yung location ni Karina ay nasa layong 420 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Afterwards, magpapatuloy na yung generally northward or north-northwestward na paggalaw ni Karina. Sa araw naman ng Martes, yung location nito ay nasa layong 390 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Magpapatuloy yung pahilangang paggalaw nito patungo sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. And by Wednesday ng madaling araw, yung location na nito ay nasa layong 365 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. And by Thursday ng early morning, posible na nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, sa layong 595 kilometers north-northeast ng Itbayat sa Batanes. At para naman sa mga pag-ulan ng heavy rainfall na dadala nitong si Karina, inaasahan natin na yung si Karina magdudulot ng mga direktang pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. As early as tomorrow, July 22, asahan natin itong 50 to 100 millimeters sa mga pag-ulan. So ito yung moderate to heavy rains sa northeastern portion ng mainland Cagayan at sa eastern portion ng Babuyan Islands. So mas lalakas pa yung mga pag-ulan na ating posibleng maranasan pagsapit ng Martes, July 23. 100 to 200 millimeters, so ito yung heavy to intense na mga pag-ulan sa area ng Batanes, samantalang moderate to heavy rains naman sa area ng Babuyan Islands. And in addition sa mga pag-ulan na dala ni Karina, makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan na dala ng southwest monsoon o hanging habagat na hahatakin ng nasabing bagyo sa mga susunod na araw. So itong enhanced southwest monsoon, posible rin magdulot ng moderate to intense na mga pag-ulan dito sa western portion ng Luzon sa mga susunod na araw. At para sa mga karagdagang detalye ng mga pag-ulan na dala ng habagat for the next 3 days, as early as today, makaranas tayo ng mga pag-ulan na dala ng habagat na hinahatak ni Bagyong Karina. Itong areas ng Zambales, Bataan, Calayan Islands ngayong araw, makakaranas ng moderate to heavy rains. Mas lalakas pa yung mga pag-ulan na dala ng habagat starting tomorrow, July 22. Mas rarami rin yung mga areas na makakaranas ng pag-ulan. 100 to 200 mm rains ang posible nating maranasan. Heavy to intense rainfall yan sa areas ng Occidental Mindoro, Zambales, Bataan, Benguet, Pangasinan at sa La Union. Samantala, katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan naman ang posibleng maranasan sa Abra, Cavite, Batangas, Northern Palawan at sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region. Pagsapit naman ng Martes, July 23, pagpapatuloy mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat, mapapanatili yung mga pag-ulan na ito gawa nga ng pag-iral o yung paghatak ni Bagyong Karina sa southwest monsoon. Magpapatuloy yung heavy to intense rains, 100 to 200 millimeters, sa areas na Occidental Mindoro, Zambales, Bataan, Benguet, Pangasinan at sa La Union. Makakaroon na rin tayo ng moderate to heavy rains dito sa area ng Metro Manila,
Northern Palawan, Cavite, Batangas, ilang areas na rin ng Central Luzon sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Abra, at sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region. Kaya sa mga nabanggit na lugar, itong mga areas na makakaranas ng direktang pag-ulan ni Karina as well as yung southwest monsoon o yung hanging habagat, asahan natin or patuloy tayong maging handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na mararanasan. Posible rin yung pag-apaw ng ating mga ilog at dalampasigan. Inaasahan natin na mas mataas yung tsansa ng pagbaha, especially kung nandito tayo sa elevated or sa mga mountainous areas. At sa severe winds naman, yung mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Karina. So sa ngayon, wala pang nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa dahil nga dito sa track or may kalayuan nga yung track ni Karina sa ating kapuluan. Pero hindi natin tinatanggal yung posibilidad na magtaas tayo ng wind signal number 1 sa area na extreme northern Luzon at sa northeastern portion ng mainland Cagayan. Possibly by tonight or tomorrow in anticipation sa mga malalakas na hangin na dala ni Karina. In addition sa mga malalakas na hangin na dala ng bagyo, inaasahan natin na itong southwest monsoon yung hanging habagat na pinapairal ni Karina na ay inaasahan natin posible rin magdulot ng malalakas na bugso ng hangin sa ilang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. So starting tomorrow, July 20, makakaranas na tayo ng mga malalakas na bugso ng hangin na dala ng southwest monsoon sa area ng Kalayaan Islands. Pagsapit naman ng Monday, July 22, bukas yan, magpapatuloy yung mga malalakas na hangin sa areas ng Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, at Western Visayas. And day after that, sa araw ng Martes, July 23, magpapatuloy mga malalakas na bugso ng hangin na dala ng southwest monsoon. Dito sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, at Western Visayas. At sa kalagayan ng ating katagatan, sa kasalukuyan, wala pa rin nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa western section ng Luzon, sa mga seaboards ng Visayas at Mindanao dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan na dala ng mga hangin nitong si Karina at ng southwest monsoon o yung hanging habagat. At para sa karagdagang detalye sa track and the intensity forecast ni Tropical Storm Karina, makikita natin dito sa track image na ito na starting today, magpapatuloy yung generally northwestward o yung pahilagang kanluran na paggalaw ni Karina. Magpapatuloy yung generally northwestward na paggalaw na yan hanggang bukas. And after that, sa araw ng Martes, gagalaw naman si Karina pahilaga. So generally northward yung paggalaw na nasabing bagyo on Tuesday. Makikita natin dito sa ating track image na ito, magpapatuloy yung northward na paggalaw nito patungo sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So posible itong makalabas ng ating PAR by Wednesday, July 24. After that, kung habang nasa labas na ito ng ating PAR at malayo na sa ating bansa, magliliko naman ito, pahilagang kanluran. So northwestward naman yung galaw nito, posible nitong dumaan sa area ng Sincaco Islands sa labas ng ating PAR. At makikita rin natin dito sa track image na posible yung patuloy na paglakas or pag-intensify ni Bagyong Karina. Posible nitong makamit ang Severe Tropical Storm Category by tomorrow. Magpapatuloy yung rapid intensification nito. Posible nitong makamit ang Typhoon Category by Tuesday, July 23. So hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng rapid intensification within the forecast period. So makikita natin dito sa track ni Karina, may kalayuan ito sa ating kalupaan. So mainly offshore po yung mga pag-ulan na dala ng bagyo. Pero gayon pa man, yung nabanggit ko kanina, posible tayo magtaas ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 as early as tonight or tomorrow dito sa area na extreme northern Luzon at northeastern portion ng mainland Cagayan. At maghanda rin tayo sa mga banta ng malalakas na pag-ulan na dala ng southwest monsoon yung hanging habagat na hahatakin ng nasabing bagyo sa mga susunod na araw. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga rainfall or thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating PAGASA Regional Center sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DOST_PAGASA. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DOST PAGASA Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pagasa.dost.gov.ph.
At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Nagulat.